matapos yung bagyong Odette. Wait a minute! Ayun guys, dalawang araw pala at isang buwan na makalipas ang bagyong Odette. Yun palang ibig ko sabihin guys. Okay. Yan na. Wow! Daming damage. Ano? 2 days? Hindi, 2 days. 2 days na lang. Dalawang, isang buwan na. 2 days na lang isang buwan na. Magiging 1 month na after ng termat. Pero guys, hindi pa rin tapos sa paglilinis yung mga tao dito. Andami pa rin mga nakatambak na ano, na mga putek sa kalsada. Tapos sobrang maalikabok. Nakamask na nga lang kami dito sa ano kasi hindi dahil sa COVID, kundi sa alikabok. Kasi sobrang alikabok. Para kaming nasa disyerto. Okay. Ayan. So, nakakalungkot. Ito yung ano, pinakagrabihan sa Bay City, itong ours Rojas Street. Sa Bay City Rojas, dito yung pinakagrabe. Sa lahat ng area sa Bay City, ito yung ano, masinuro. Ito yung isang bahay dito, dito sila. Tapos di pa nga nabungkal yung lupa eh, oh. Naging abono na dyan. Ito may tulay dito guys. Kung natatandaan nyo, meron kaming bumagsak. Yan, sa kabila yan. May yung tulay na yan nandiyan, nandoon sa unahan. Oo, oh, dalawa yan eh. Dalawa yan, hindi yan yun dyan. Yan, yung tulay na yan, doon, doon galing yan, sa kabila. Yung nandito, nandoon sa unahan. Tignan nyo, marami pa, maraming mga basura, maraming mga puno-puno, mga nakatampak pa rin. Tapos yun, daming bahay dyan na nawasak. Inanod. Yan, yan. Ang dami. Ano yung nawasak nga yung sa ano? Oh. River dike. Grabe. Yan. Dito nakatira guys si Mr. Hector Capendit. Doon lang sa may unahan doon. Saan? Yan. Doon lang sa may unahan doon. Doon lang nakatira si... Doon? Yan. Ilang bahay lang. Nandun yung bahay nila Hector. Pero punta kayo dito guys. Kaya bumaha guys kasi ito itong river na to nabara ng mga basura doon sa ano, doon sa may ayan kasi tingnan mo naman no, doon sa ano, hindi basura na bara diyan, mga punong kahoy. Ayun na, mga puno. Hindi yan diyan, natanggal na doon no, oh, yung mga nabara doon nabara sa ilalim ng tulay doon sa highway. Yung tulay doon yung nagbara. Grabe si Odette guys, grabe. Hindi, at saka alam niyo naman, maraming naapektuhan ng bagyong Odette. Hindi lang naman itong bais. Ang dami. Diba? Ang daming lugar. Lalo na sa Siargao. Diba? Napakasikat na lugar na yon. Naapektuhan din. Napakagandang lugar din nun. Grabe din yun. Sa Leyte. Yung kila Papa. Leyte. Marami din naapektuhan. Bakit nga ba hiwa-hiwala? Ano? Diba dapat sa isang lugar lang yung pinaka-affected? Hindi, kasi dinaanan ng bagyo yun. Pero mas saan mas grabe na apektuhan talaga? Tingin mo. Ewan ko. Sa Siargao? Paano sa Siargao? Sa Negros yata ang maraming patay. Ah, sa Negros ba? Parang. Hindi, pero alam mo, ngayon, mas hindi masyadong maraming ano, kasi napaghandaan. Hindi katulad nung bagyong Yolanda dati na hindi kasi doon sa Leyte, walang slide baha lang yun. Ah, ulan, pahangin. Dito kasi bumaha eh. Tinan nyo kung gano'n kalag si Ma'am Silus. Tapos ang atras ako. Ingat, baka mahulog. Malalim yan guys. Mga 10 meters. Tapos yung lapad niya, mga 20 meters. Yung lapad niya. Umapaw pa yan. Alikabok. Pwede pag naano nga, pwede ka dumaan ng barko dito eh. Bumaha dito, pwede dumaan yung barko eh. Laki ito. Oo. So laki rin yan, umapaw pa rin. May naglaba dyan, dun binilad. Hanggang ngayon, 1 month na, mag-1 month.
daming putik doon, oh. Doon rumagasado. Rumagasado kaya nasira 'yun eh. Rumagasado 'yung ano. Hanggang doon sa may, 'di ba? Kakawan 'yun doon, plantation, kakao plantation doon. Baha pa rin. Sira pala yan, oh. Yung mga nagbabasketball dyan. Oh, sira lahat. Doon, dahil pa rin. Saunahan. May nangangalakal na. Lalagyan ng bakal. Ito yung kalakali nila kasi bakal yan, eh. Ang laki niyan. Ito, yung mga batong yan, oh. Susurvive ka pa ba yan? Yung mga malaking bato kasama yan sa inaabos yan. Sa anim, isa lang natira. Ay, may buhay ba? Isa lang natira, sa anim. Yun yung sila Elvira. Makakapangilabot. Oo, yung iba na-rescue nila, wala ng ulo. Hindi mo yung iba, hindi mo na may tsura, wala nang damit. Uhubaran ka eh. Hindi kasi sa kakasabit-sabit mo sa mga... Uhubaran ka talaga, tapos matutusok-tusok ka. Ayun na nga. Isang buwan na nakakalipas, pero tingnan nyo, hindi pa hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang laban. Isang buwan na. Lumalaban pa rin ang Bay City Negros Oriental. At saka isa pa nga pala, isang buwan na wala pa rin kuryente. Oo, oh, wala pa rin. Hindi, actually meron na, kaso nga lang. Doon sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Dito tapos dito, ewan ko ba anong ginawa ng Noreco at Noreco! Kailangan... Shout out! Baka naman. Oh, kailangan pa ng... No, tapos kailangan pa ng clearance kasi. Okay naman sa tama naman yung clearance para check ng barangay electrician. Kaso nga lang, nagsubmit na ng clearance, na-check up na iba. Ang dami nang hindi nagsubmit, I mean, ang dami nang nasubmit na clearance para energization. Hindi pa nila pinuntahan. Tatlong araw na, mag-apat na araw na, nasubmit na yung clearance. Hindi pa nila ini-energize yung bahay. Few inches later. So ayun na nga guys, nakita nyo naman dito lang yun malapit kala Hector yung lugar na nabidyohan ko, pero grabe din nakita nyo naman yung mga damage, lalo pa yung sa mga ibang lugar. So yun na muna, hanggang dito na muna tayo guys. See you again on my next vlog. Ayan, bye!